for the people na syempre nag-idolize sa mga anak mo, no, the Laure kids, ano ba, what do Echo and Eya have that makes them elite athletes, you know, as a person? So when I not si Echo, who will be a rookie next year for the NU Bullpups, ano meron si Echo that makes him a special athlete? Para sa akin, siguro yung ano, yung disiplina. Tsaka yung attitude, yung pag-approach mo sa practice pa lang. Kasi hindi makukuha ng iba yun eh, yung sipag mo. Hindi makukuha ng ibang bata yun eh, nasa sarili mo yun eh, nasa loob mo yun eh. Kaya kakaiba ka ng iba kasi maganda attitude mo, disiplinado ka, at the same time, yun laging sinasabi ko sa kanya na kung ano yung ipapractice mo, yun ang ilalaro mo. Kung magpa-practice ka ng petex-petex, pagdating sa game, petex ka. Pero naguguhard ka sa practice pa lang, pagdating mo sa game, automatic yan. Ganun din kay Eya, yun din sinasabi ko sa kanila. At ang pinaka-importanting sinabi ko sa kanila, once na pumasok ka sa linya ng court ng volleyball o basketball court, kailangan huwag kang umiti. Kasi saywar sa kalaban mo yan eh. Pag nakita ka na nung kalaban mo na di ka umingiti at matapang ka, kumbaga takot ka agad ng kalaban mo. Pero pagka pumasok ka nang ingiti-ingiti ka, hindi magandang approach. Alam mo, medyo agree ako sa daddy nyo ha? Kasi ako na-cover ko siya eh. Naparoon ko siya nung Adamson siya, nagsama kami sa NBA, na-cover ko siya sa PBA. Yeah. Hindi yan kumingiti talaga. Akala kong masungit yan eh. Nakita ko dun sa mga tapes niya. Ay wala, hindi kumingiti. But how proud are you to have a legend as a father kay Eddie Eya? Ako, syempre, pag sinabi mo kasing Eddie Laure, parang, kunyari, ay, tatay mo si Eddie Laure, ganun. So, parang, maano kagad sila, na ma-amaze sila. So, ako naman, proud ako kay daddy kasi nga, yung mga achievements niya dati, na hindi mo din naman basta-basta mapapantayan. So, yun yung sobrang nakaproud. And, ano din, hindi lang siya yung daddy mo na legend. Kumbaga, kahit legend na nga siya, nandun na siya sa taas. Ano pa rin siya, humble pa rin siya. Yun yung pinaka-tinuturo sa amin kung paano maging humble despite sa lahat ng accomplishment na gagawa namin and na-achieve namin.